Ito ang latest update kay Vong Navarro. Kamakailan lang ay umatras na ang abogado ni Denise Cornejo na si Attorney Ferdinand Tupacio sa kaso ng actor, komedyante at co-host ng It Showtime na si Vong Navarro. Ito ay ayon sa ipinamahaging post ng ABS-CBN News reporter na si Nico Bawa noong araw ng Miyerkules, October 5, 2022. Sa pagbitiw ni Attorney Ferdinand Tupacio bilang abogado ni Denise Cornejo, nagbigay ng opinyon sina Christopher Min at Romel Chica tungkol sa kanyang pagpapaubaya bilang isang lead counsel ni Denise Cornejo sa kaso ni Vong Navarro. Ayon kay Christopher Min, sinabi niya na malaking kawalan si Attorney Ferdinand Tupacio sa kampo ni Denise Cornejo. Presensya pa lang ni Attorney yun na yun eh. Kilalang kilala siyang abogado na palaban. Talaga't walang inuurungan. Pagsasalita pa lang, panalo ka na kapag ito ang abogado mo, diba? Ani Christopher Min. Sabi nga ninyo na, diba? Lawyer of the stars. Ang sabi naman ni Romel Chica. Oo, totoo yan. Pero alam mo kung gaano katibay ang prinsipyo ni Attorney Tupacio? Marunong siyang makipagkita sa gitna. Isa siyang peacemaker. Peacemaker siya. Hanggat maaari, gusto niyang matapos ang anumang problema. Hindi yung magpapalawig-lawig pa. Ganon. Dagdag pa ni Christopher Min. Narito ang pinag-usapan nila Christopher Min at Romel Chica sa kanilang programang Christy for Minute. At kayo na po ang humusga. Uy, itong susunod natin topic, nalulungkot naman ako dito. Kasi nga po ay nagdesisyon na po si Attorney Ferdy Tupacio na magbitiw bilang abogado po ni Denise Cornejo. Magbabago ang klima ng kasong ito, Romel. Sa bagay niya talaga may konting magbabago yun kasi syempre iba pa rin yung kunhalimbawa pag Christopher May na pinunod mo, kailangan talaga si Christopher May na panonood mo kasi ibang-iba talaga ang atake ng Christopher May kung iba ang taong panonoodin mo. Ganun lang naman yun, di ba, Nay? Kahit anong kanyang larangan. Anak, kahit sa anong larangan. Kasi di ba, si Attorney Tupacio, isa sa mga tagapamuno at miyembro ng Citizens Crime Watch, meron silang gustong gawin na mukhang hindi pinapabura ng ibang tao do sa paligid. Hindi rin naman nila magagawa yung gustong gawin ng iba dahil hindi kaya ng kanilang konsensya at trabaho bilang mga abogado. Pero hindi naman bumibitiw sa Attorney Tupacio, di ba? Tutulungan pa rin niya si Denise sa kung ano mang maaari niyang gawin. Yun naman ang kanya. Wow. Diba? At hangad niya rin daw na sana makamit niya daw kung anong hostage ang makamit. At last, sabi niya, sana ay makamit niya ang hostage ang napakatagal na panahon na niyang hinihingi at hinahanap at inaasahan. Pero napakalaking kawalan si Attorney Ferdy Tupacio. Sa totoo lang, presensya pa lang ni Attorney, yun na yun eh. Diba? Kilalang kilala siyang abogado na palaban talaga, walang inuurungan. Pagsasalita pa lang, panalo ka na kapag itong abogado mo. Diba? Yun. Sabi nga nila tayo, diba? Lawyer of the stars. Diba? Yes. Oo, totoo yan. Pero alam mo, kung gaano katibay ang prinsipyo ni Attorney Tupacio, marunong siyang makipagkita sa gitna. Oo. Marunong siya. Isa siyang peacemaker. Peacemaker siya hanggat maari. Gusto niya matapos ang anumang problema. Hindi yung magpapalawig-lawig pa, ganon. Ayun yun. Okay. Okay, eto na po kami sa ating unang paksa na alam naming pinakaaabangan ninyo. Siyempre po, ang tinutukoy namin ay ang mga bagong kaganapan na naman sa kasong kinasasangkutan ni Vong Navarro na wala po talagang bail. At katulad nga po ng ginawa ng kanyang grupo, ay nag-MR po sila, nag-motion po sila kung po pwedeng pagbigyan sila ng Branch 69 ng RTC Taguig, kung pwedeng sa NBI na lamang po siya mapiit at huwag na pong ibiyahe pa sa Taguig City Jail. Pero ano ang
nangyari, Romel? Naku, naibasura ulit. Oo, may pinagbigyan. Dahil hindi nakakakitaan ng preba na magiging napangalib ang kanyang buhay sa loob ng CTJ. Nakakalungkot. Yung sinasabi nila na nag-worry sila dahil nga sa kaligtasan ni Vong Navarro sa Taguig City Jail, hindi raw po nailagay ng maayos, kaya ang merito ng kanilang ipinaglaban ay hindi nakita ng huwes. Ano tayo magagawa ni Christy kung malilipat siya sa City Jail ng Taguig dahil yun ay batas na dapat hindi? Yun naman ay pinagpipilitan talaga ng kapo ni Dennis Corneo, lalo na ni Attorney Ferdinand Topacio. Ang sabi po niya, kung saan nagmula ang warrant of arrest, doon dapat sa korte ng bayan o siyudad na yon nakakulong ang pinagbibintangan. Magpakasakari lang naman. Magpapagbigyan. Pero, di ba, nag-MR sila, tapos nag-motion for recon din sila sa Court of Appeals, hindi rin pinagbigyan. Denied din po. Kaya wala talagang patutunguhan ngayon si Vong Navarro, kundi ang siya po ay mapiit talaga sa kung saan nagmula ang warrant of arrest sa Taguig City. So, malapit na yan, Nay. Dahil denied. At ang iniisip ko, Ate Christy, ayokong manisi. Pero kung tutuntunin mo, uugatin mo, paano ito nangyari nang hindi nila naramdaman, nang hindi nila nakita na may ganito palang nakaambang na panganib kay Vong Navarro? Hindi ko alam eh, kasi yung 8 taon na naging petix, ang akala nga raw ni Vong tapos na. Pero eto pa pala, magkakaroon pala ng pagbabago yung kanilang kaso. Katulad yung mula sa DOJ, ni-reverse ng Court of Appeals, hindi nila inasahan. Tapos nag-issue ang Branch 69 ng Taguig, RTC, warrant of arrest, no bail. Pinakamatindi yun. So habang dinidinig ngayon ang kaso, ewan ko lang kung aagahan ito, mas paborable kay Vong kung aagahan. Kasi gugulong ng maaga yung kaso. Kasi kung magtatagal siya, Ate Christy, sa pitan, ang daming mawawala sa kanya. Totoo. Hindi lamang karir niya, kundi financial niya, at higit sa lahat, yung presence niya bilang isang asawa at bilang isang ama ng kanyang mga anak. Totoo. Ang dami nga ng haka-haka, mga kachika na gumagalaw ngayon eh. Ang sabi, baka daw may kinalaman dito si Cedric Lee. Kasi nga nung ipakulong ng kampo ni Vong Navarro, si Denise at saka si Cedric ng 8 buwan, eh baka daw may mga naging kaibigan na sa loob ng City Jail si Cedric at nabilinan na na. Alam niyo na gagawin niyo. Baka kasi ito nga yung pinangangambahan nila na sigurad. Posibleng pangalagaan ng batas si Bong. Totoo yan. Pero hindi saklaw ng mga batas kung ano ang posibleng gawin ng mga taong nasa loob kay Bong. Mismo, hindi naman sila nakabantay ng 24 hours a day. Pangalawa, di ba meron daw silang natatanggap ng mga text messages na nagbabanta. Sabi raw kay Tanya, ang tagal-tagal naman ang asawa mo. Matagal na namin siyang hinihintay dito sa City Jail. Hindi pala naipresinta ng maayos yun. Kaya yung sinasabi nilang ikinatatakot nila, hindi nasilip, hindi nakita ng korte yon. Kaya denied ang kanilang pakiusap. Sayang naman. Eh, aalisin na siya sa NBI ngayon. Idiretso, ibibiyahin na siya sa Taguig City Jails. Ayan. Ang bigat nito, Ate Christy, ang bigat nito. Dahil alam naman natin na maraming nagmamahal kay Bong, marami siyang kaibigan, and yet pupunta siya sa Taguig na hindi natin tiyak kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Oo, at saka yung pakiramdam mo, nakulong ka na sa NBI. Tapos ililipat kasi, ibang tao yung makakasama mo dito. Saka alam po natin, mga kachika, kung ano ang nagaganap sa mga City Jail. Alam po natin yan, hindi na po tayo pinanganak kahapon para maitago at maikubli sa atin ang mga kaganapan sa loob. At yun ang kinatatakutan ng kampo ni Vong Navarro. Hindi naman natin may iaalis. At saka sikat siyang personality. Baka mamaya pagsayawin siya dun. Pwede mangyari. Dahil magaling siyang dancer. Alam mo naman dyan, may laro dyan, may pinaka-mayor dyan. At saka dito matidevelop lalo ang kanyang pakikisama. Dapat talaga marunong siyang makisama para yung mga kasama niya sa loob ay makisama rin sa kanya. Yun ang pinakaptama. Diba? Hindi natin nakalain na ganito pala mangyayari. At kasi piling ko ito may pinakamatinding dagok sa buhay na dumating. Ay, oo naman. Kay Vong, itong Nobel na ito, at hindi po ito simple. Sabi ko nga, walang malaki at maliit na kaso. Pero ito pong kasalukuyang kinapapalooban ni Vong Navarro, hindi po ito simple. Matindi po ito. Lahat ng maaaring makatulong sa kanya, sigurado lalapitan niya. No? Oo, pero kahit na sino pa ang lapitan niya sa sitwasyon niya at sa sitwasyon ng ating gobyerno ngayon, parang nakumangingimi lahat ang tutulong sa kanya. Wala rin mag-alala. Wala
talagang mangunguna sa batas. Mm-hmm. Diba? Pero ako naniniwala ako, ti Christy, na kung talagang walang kasalanan si Bong, patulit-ulit natin sinasabi, lalabas at lalabas siya. Oh. Dahil sinasala ng batas natin yan. Mm-hmm. Sino ba talaga ang dapat patawan ng kaparusahaan? Napakahaba pa po ng itatakbo ng kasong ito. Ikako nga eh, nasa agahan pa lang po tayo. Mm-hmm. Hindi pa po tayo maabot sa pananghalian. Mm-hmm. Mahabang-mahaba pa po ang diskurso na mangyayari dito hanggang sa lumabas ang promulgasyon at ipaalam kung sino talaga nagkasala, di ba? Kasi dinadaanan natin talaga ang proseso. Mm-mm. Mahaba ito. Mahaba. Ewan ko lang kung mag-grant ng bail si Bong kasi kapag ito dinidinig na tapos nakakulong pa rin siya, ang sakit-sakit nun, ang saklap. Mm-hmm. Lalabas ka lang para sa pagdinig? Oo, nakaposas kang lalabas ng kulungan. At saka ti Chris, tatanggalin sa loob. Mm-hmm. Ipoposas ka ulit pagkatapos ng pagdinig. At saka ti Chris, sa pagkakaalam ko, yung nasa kulungan siya, hindi pa bilang yun eh. Halimbawa, paparusa ka o 1 year ka. Mm-hmm. Hindi pa bilang yun, yung pagkakakulong niya. Hindi pa kabilang. Hindi pa kabilang yun. Sa bilangan kung... Kunwari, sa kasuri, reclusion perpetua yan. 20 to 40 years imprisonment. Mm-hmm. Yun yung sinasabi mo na habang dinidinig pa ang kaso, hindi pa kabilang. Hindi pa kabilang. Kapag lumabas ang promulgasyon at napatunayan na nagkasala siya, dun pa lang magsisimula ang bilang. Heroin mo yan. At iyan ang mga kinalulungkot din ng mga maraming presto. Diba? At Christina, ang tagal na nilang naghihirap sa kulungan pero hindi pa nabibilang yung pinaghirapan nila. Ang daming araw na masasayang. Ang dami. Karerang-karera pa lang niya talaga inagaw na sa kanya. Marami nang ninakaw kay Vong Navarro ang kasong ito. Pero wala tayong magagawa. Umuusad ang batas. Batas pa rin na magsasabi kung dapat siyang pakinggan ng korte o siya talaga ay nagkasala. Yun pa rin yun. Diba? Ano pong masasabi niyo dito? Kayo na po ang humusga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.